Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, maganda na naman po ang topic natin, mga kaldab. Base po sa mga nakukuha nating impormasyon at patuloy sa pag-iimbestiga, mga kaldab, medyo umaayon po sa atin ang panahon. Umaayon po sa atin na kahit napakaraming photos ang lumalabas ngayon, eh tayo pa rin po yung lamang. Yung tipong yamadong yamado na sila, pero kumbaga tayo pa rin po yung pinupustahan. Bakit, mga kaldab? Well, parang talpakan lang. Well, hindi po ako naglalaro niya, mga kaldab, ha? Kumbaga, kinukwento ko lang. Baka sabihin nyo eh. Kumbaga, alam nyo, mga kaldab, nakakatuwa po dahil kung titignan nyo, mga kaldab, eh talagang umaayon po sa atin yung panahon. Alam nyo kung bakit? Bakit po nagpapaliwanag ngayon sa social media itong mga R-main at mga main fanatics? Sinasabi po nila, mga ka-Aldab, na hindi po raw yun yung sasakyan ni Tisoy. Kumbaga, sasakyan daw po yun ni Congressman Spotted. Keso ganito, keso ganon. Bakit nagpapaliwanag po sila? Di po ba ang sabi nga po nila, eh wala dun si Tisoy? Ganon din naman po ang main fanatics. Bakit kailangan nilang magpaliwanag? Di po ba? Eh, ikakasal na nga po daw sina Congressman Spotted at si Mengay eh. Pero bakit todo po yung pagpapaliwanag nila? Todo po yung masasabi natin na binibigyan tayo ng atensyon. Imbis na binabaliwala lang po nila, eh iba. Di po ba? Hindi po katulad natin. Ako, yung mga post nila, binabaliwala ako lang. Kapagka hindi naman po naging viral at naging trending, ay hindi natin pinag-uusapan. Pero once na mag-trending siya at maging viral, dun lang po tayo pumapasok. Di po ba? Ngayon, nag-iiba na ata. Mukhang tayo na po yung binabantayan. Siguro, mga ka-Aldab, naisip-isip na rin po ng mga ibang followers nila na parang may pinupunto ang Aldab Nation. Real talk, mga ka-Aldab, kasi unang-una, mga ka-Aldab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po sa social media na mahirap pong ipaliwanag. Katulad nga po ng mga totoong Aldab Nation na umaten nga po sa kasal. Mahirap pong magsalita, pero kumbaga yung mga sinasabi po kasi nila, mga kaldab, kumbaga totoo, hindi naman po yan gagawa lang ng issue. Hindi lang yan, kumbaga, alam nila, sa totoo lang, mga kaldab, hindi naman po sila magkakapere. At walang taong magbabayad po sa kanila kung sabihin man po nila ang katotohanan. Ito yung isa sa mga kaaldab na nakakatuwa po at nakakataba po ng puso. Di po ba? Yung mga point na simple lang sa atin, na sinabi natin na umaayon, tumutugma, nagre-react po sila. Ebidensya lang yan, mga kaaldab, at patunay lang po na totoo po yung sinasabi natin. Kasi kung hindi naman po totoo, bakit po nila, bakit maraming nagre-react ngayon? Marami kasing nagko-komento na hindi nga po ron yung sasakyan ni Tisoy, wala po ron doon si Tisoy, at yung pagmano. Real talk, mga kaldab. Kaya ako, para lang po sa mga taong hindi pa rin nagegets yung ina-update ko, kumbaga, nakukulangan pa rin po sila. Sabi ko nga po sa inyo, unti-unti na lang po na darating po sa atin yung tamang panahon. Kumbaga dito, nararamdaman ko na at ramdam na ramdam naman po ng Aldab Nation. Dahil kung hindi naman po siya totoo, bakit nga po sila magre-react? Bakit sila magsasabing fake, anong fake news po yun? Di po ba? Although lang sabihin nyo ng fake news, dun pa lang tapos na eh. Di po ba? Then na yun, fake news. Pero bakit todo po yung pagpapaliwanag nila? Bakit parang kinukumbinsi pa po nila yung mga ibang tao? Alam naman po natin na hindi po natin ito pinapalo. Pero tayo po yung pinupunto at pinag-uusapan nila.
ba? Di po ba? Common sense na lang po sa mga taong hindi masyado updated sa social media. Katulad ko, mga kaaldab, sabi ko nga po sa inyo, kapag may nakita po ako, agad-agad ibabalita ako po sa inyo. Agad-agad sasabihin ko po sa inyo. Di ba? Kasi, kumbaga kailangan nyo pong malaman na yung katotohanan. Kaya nga po marami pa rin nagsasabi na aldab pa rin po raw yung malakas. Aldab pa rin po yung mas pinaniniwalaan nila. Dahil tayo nga po mga kaaldab, talagang totoo naman po yung mga pinapakita natin. Walang halong panlilin lang, pang-i-edit. Basta lumabas lang po yung katotohanan, yung post lang ni Mengay at Isoy, okay na yun. Hindi naman po tayo naghahangad na talagang masasabing pag-amin ang dalawa. Di po ba? Doon pa lang sapat na po yung mga nakikita namin. Sapat na po para lang masabi na kumbaga kampante kami at matatag. Kesa naman po yung iba na gumagawa pa po ng mga edited picture, edited video para lang makakuha ng simpatya sa mga followers po nila. Ultimo nga mga kaldabi, sila na nga po yung yamado. Nasa kanila na nga po yung sinasabing suporta ng pamilya. Pero bakit kami pa rin po yung gustong gusto ng mga netizen sa social media? Kami pa rin yung hinahanap, update pa rin po namin ang gusto nilang malaman. Di po ba? Common sense na lang uli mga kaaldab, sa mga hindi po kumbaga masyadong updated. Yung tipong hanggang ngayon hindi pa rin namin o hindi ko pa rin nakukumbinsi o ayaw talaga magpakumbinsi. Kasi ako, nagpapakita po talaga ako ng ebidensya, photos, di po ba? Nagpapatunay lang po. Pero sila, mga kaaldab, nagpapakita sila ng ano. Pinapakita nila mga edited picture, mga post na talagang kahinahinala. Kaya po sila nababatikos dahil din po sa ginagawa nila. Katulad ng sinasabi sa video na may par yung nag party nga po daw sila Mengay at si Congressman Spotted. Tinignan ko, wala naman po tayong nakita. Gusto lang po nilang linlangin yung mga followers po nila. Magsasalita ka tapos wala kang video. Ako nagsalita, may pinakitang video. Doon sa video na yon, talagang malayo yung pagitan ni Main Folkerson at ni Congressman Spotted. Alam po kasi nila na nanonood lang po sa doon si Richard Folkerson Jr. Hindi makakaporma si Congressman Spotted hanggat nakatingin si Richard Folkerson Jr. Kaya common sense na lang po, mga kaalda ba, sa mga taong hanggang ngayon, bulag at bingin. Nire-respeto ko po kayo at ginagalang. Kumbaga, pero tingin-tingin din po pag may time.